Sa mga gulay po, no, nakita natin ang pagalaw ng gulay dahil ito nga rin ay epekto ng nasalantang mga produce natin. Definitely, pag nabawasan po ang yield dahil natamaan ng bagyo, tataas po ang price points ng ating mga gulay dahil yung logistical cost, ganun pa rin po, and yet mas konti na po ang nadadala sa merkado. Diyan po nang ang nakita natin through agribusiness yung sa cost structure. Kaya yan po na nararamdaman na natin na gumalaw po talaga ang presyo ng gulay. However, meron po tayong ibang mga sources po katulad ng Region 3 na pwede nating pag-angkatan, pangdagdag po sa gulay na pangangailangan dito sa Metro Manila. So right now, ang pinagkakaabalahan po ng Department of Agriculture, lalo na po ang Agribusiness and Marketing, is to find other alternative sources of vegetables. Yung dati pong galing sa Region 2 per se, maghanap po ng iba pang mga lugar na tatanim din po ng mga lowland vegetables para po mapunuan ang pangangailangang gulay dito sa Metro Manila. So basically, we are augmenting from different regions po to make sure na hindi masyadong magalaw ang presyo ng gulay para na rin po sa ating mga consumers dito, ma'am. Pero bukod po sa epekto na nagdaang bagyo, posible na rin bang asahan ang ating mga mamimili na tataas pa ang presyo ng mga agricultural products habang mas lumalapit po ang Christmas season? Well, in the past, ma'am, nakita ho natin merong ganong mga movements, no? I think that is basically a business decision pagdating po sa ating mga retailers. Tandaan po natin na sila po ay mga negosyante and ang panahon ng Pasko, dati merong mas malaking buying capacity ang ating mga kababayan dahil may mga Christmas bonus at iba pa. Pero ngayon pong panahon ng pandemya, sana po ay magtulong-tulong tayo, no? Napaka-affected tayo economically. So we are also asking our retailers na sana hindi tumaas ang presyo. Tuloy-tuloy po ang aming pagbantay sa supply to make sure na hindi po ang supply ang maging dahilan para sa paggalaw ng presyo. Meron pa po tayong mga kadiwa stores are being put in 17 cities here in NCR. This is an alternative place po para mas makuha na mas mura na gulay yung ating mga kababayan. So tulong-tulong lang po, ma'am.